Good morning, guys! Bisitahin po natin ang ating mga pananim. Matagal-tagal na panahon na hindi ko nasilayan dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Samahan po tayo ni Marvin. Tinuturing namin na parang bunsong kapatid. Samahan niyo po kaming maglinis ng saging. Alam niyo ba guys, napakaraming benepisyo sa ating katawan ang saging, lalo na ang saging na saba. Dipig ang tawag po namin. Punong-puno po ito ng sustansya, lalo na't tinuturing natin itong superfood na pwede nating kainin sa araw-araw. Guys, ang saging na saba ay nagtataglay po ito ng magnesium, potassium at natural na asukal. Dahil po sa potassium, nakokontrol ang sistema ng sirkulasyon ng ating katawan. Meron din po itong antacid properties na tumutulong sa paggamot ng ulcer para mapawi ang sakit sa sikmura at nagsisilbing dietary antioxidants. Dahil sa taglay na fiber ng saging na saba, nakakatulong po ito sa constipation. Siya nga pala guys, dagdag kaalaman. Ang pinagmulan ng saging na saba ay dito lang po sa Pilipinas. Diba po nakaka-proud? Hello Elmo, huwag kang pasaway. Maglalagay na rin po tayo ng abono habang basa pa ang lupa. Minsan kasi kailangan din ng saging ng pataba. Dinagdagan din ni Kuya Marvin ang ating pananim. Wow! Thank you, Kuya Marvin! Pagkatapos nating maglinis at magtanim, guys, ay mamitas na tayo ng bunga ng saging! Hindi, unta ko ah. Baka malungkot. Dipig. Marami po palang klase ng saging. Sa akin po, ang tinanim ko ay tinatawag po naming lakatan, kantong, ub-ub, laguna, at saging na saba. Marami palang luto ng saging guys, gaya ng minatamis, prito, at maruya. Pero sa akin po, kadalasan ang ginagawa ko po ay nilalaga lang. Sige po.
nalay nga magkagsapad. Oh. Oh. Ayan. Nang dito na? Ganyan? Yeah. Isalansan? Uy. Isalansan ito. Uy, nata, pay. Nata. Uy. Isalansan kayo. Dito. Pagano na lang. Dapat na dito. Pati panang isalansan. Dagito yung natangkanan na niya nang? Uy. Ano, malaon na. Okay. Dapat? Tawagin na itong batulitan. Ang urean ng batulitan. Okay. Huwag atay kakti. Ang natin ako nang itong division. Ganyan. Kasan lang? Kasan lang. Pakasta? Ang uri pa inang matasya ng pagsusukuto. Kasta. Kasta. Isukot mo rin ito. Isukot di kipay. Isukot mo. Isukot. Isukot-sukot ka nyo. Diyan. Dito. Mabaling pa ito may isa. Pamuli ko ito may isa at sukot na ito. Guys, ito po ay kantong lago ng saging. Yung isa kanina ay yung tinuturon, deep pig, saba. Ito po yung paraan namin ng pagpapahinog ng bunga ng saging. Tipid espasyo. Sa karton lang nilalagay o tinatawag namin na salansan. Salansan. Turun ka, medyo bangunan. Pag nagsapad di, may kabi. May sapad ka, may isango na. Yes, ay. Dapat ada magayon ti teknik mo niya ngabi salansan ko na tanu ado ti makarga na tanu manara susu ang agwawara kasta tapos ada ko dito dapat dito kayam dito oi yan tapos nakito yan babasit babasit. Lagdagi lago na. Lago na pa. Lago na first. Maudi kan to. Guys, try nyo ding magtanim ng saging. Malaking tulong po ito sa atin. Tapos na. Ganyan. Tapos iparabaw ko na dito na. Anya nga sa badatoy? Kantong. Kantong. Na maliliit. Okay, tapos na. Lagyan ni, natin ng takpan mo na. Sako. Ayan, eksakto. Eksakto. Nang, Jada Duma, di ba ikandang matiti ko? Ganyan lang po, kasimple ang pagpapahinog namin ng saging. Hindi po kami naglalagay ng artificial na pampahinog gaya ng kalboro. Mga natural lang na pamamaraan ang ginagawa po namin. After 3 to 4 days, nating bibisitahin. Yan na po guys, yung mga hinog nating saging. Yehey! At naniniwala po ako sa kasabihan na pag maraming tinanim, marami pong kakainin. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's me, Mylene. Bye!